Linis tayo mga ka-inday. Diyos ko po, kapag ganito kakalat ang bahay, sumasakit talaga ang ulo ko. Kaya ang sabi ko nga kay Mickey Boy, tulungan mo ako kasi ko ang promotor ng pagkakalat dito. Abat nagulat ako, tinigil ang pagsiselfone at tutulungan niya daw ako. Wow. Sabi ko nga habang ako'y nagwawalis, ipagpagan niya yung mga stuffed toys niya at isalansan niya ng maayos para may maitulong siya sa akin. Magpapalomil talaga ako at sipagsipagan ang lolo Mickey mo. Ano nakain mo anak? Ah, nakakagulat ka naman, tinutulungan mo si mamang maglinis. Kinakabahan tuloy ako sa gusto niyang kapalit nitong ginagawa niya. Pero naisip ko, alam ko na kasi may nakaharap na camera kaya sipagsibagan ng lolo mo. Oh, tinan mo, may pagdingin pa sa camera. Sige anak, ipagpatuloy mo lang yan. Ang very good ka ngayong araw kay mama. Feel na feel niya nga ang pagwawalis. Eh, ang tanong, may nawalis nga ba talaga? Dapat pala talaga, Biki Boy, lagi may nakaharap na camera para lagi mong tinutulungan si mama. Hindi na yung nagbubunga nga pa ako bago niyo ako sundin sa mga inuutos ko sa inyo. O, diba? Araw-araw tayo magbablog ng paglilinis para lang sumunod kayo. At least may matututunan kayo, diba? Ito naman si mama, siya na nga tinutulungan, ayaw niya pa. At ito pa nga, Biki Boy, sa araw-araw mong pagsusuot ng sando, eh bakit ba laging baligtad ang sando mo? Ito na si mama, bakit ba? Masama ba magbaliktad ng sando? Si papa nga ay nagbabaliktad din eh. Eh Diyos ko, kaya pala may pagmamanahan naman pala. O sige, no comment na si mama. At eto na nga, tapos na tayo sa lamesa at sa sala. Dito naman tayo sa napakadami-daming hugasin sa lababo. Nakakautaan na talaga. Araw-araw na talaga to. Sumula talaga nung naging nanay ako, naging passion ko na ang paghuhugas ng plato. Eh sino ba naman talaga ang gagawa nito? Eh di tayong mga nanay. Sino pa? Hindi man natin maaasahan ng ating mga mister kasi sila na may nagtatrabaho sa labas habang tayo nag-iintindi dito sa loob ng bahay para alagaan ang ating mga anak at gawin ito mga gawain bahay. Kakaloka nga lang kasi yung aso namin nakikisabay din magpa-voice over sa akin. Eh anyway, okay lang naman talaga sa akin maghugas ng plato. Eh araw-araw kasi tayo nakain. Kaya nga sabi ko sa inyo, eh passion ko na to. Kaya ine-enjoy ko na lang. Ako lang din naman ang gagawa at wala nang iba. Eto nga, patapos na ang lola mo. At pagkatapos nga nito, ay pupunasan din naman natin yung gas stove at puro talamsik din naman tika. Maikwento ko nga lang din, alam niyo ba tong gas stove ko? Hindi ako nakakapagluto dito ng sinaing kasi hilaw pa, nasusunog na, sobrang lakas ng apoy, hindi ko makontrol. Eto nga, tatapos na ako sa kusina, dito naman sa kwarto. Si Mickey pasilip-silip sa bintana, gusto niyang tumakas, sabi ko hindi pwedeng lumabas. Tulungan niya na lang akong magpalit ng mga kobre at punda. Nakakahiya maikwento pero naalala ko nung Pasko pa ako huling nagpalit ng mga ito, kaloka. Kaya ngayon si pagsipagan ng lola niyo for today's video. At itong si Mickey ha, si pagsipagan din, pakitang gilas talaga sa camera. At eto nga, magpapalit na tayo ng kobre kama. Siguro tuwang-tuwa ang kama ko at ang sabi, sa wakas, mapapalitan din ako ng damit. Maikwento ko nga lang din, alam niyo ba tong kama namin, napakataas nito. Sabi ko nga sa asawa ko, bakit ang taas ng ginawa mo, eh pag nalaglag dito si Mickey Boy, eh wala nga, ayun nga, nalulog nga, ang laki ng bukol. Pero simula nun, sa baba na sila natutulog. Itanong ko nga asawa ko, bakit ang taas-taas ng ginawa mong kama? Eh sabi niya, para daw nalalagyan pa namin ng anik-anik yung ilalim. O diba, mindset ba, mindset. O diba, ang sarap sa mata, ang linis-linis na ng kama namin at mabango pa. Tinatanong ko nga sa sarili ko hanggang kailan kaya to. Kailan kaya uli kita mapapalitan? Iniisip ko pa lang kasi yung pinagpalitan ko. Eh ito, napakarami na. Ang dami ko na naman labahin mga kumare. Pero keri yan, uunti-untiin ko na lang. Aba, nakakapagod kaya kapag sinabay-sabay mo yan. At syempre, dito naman ako sa labas magwawalis. Inulit ko yung pagwawalis ni Mickey Boy at feeling ko talaga wala naman nadala. Andito pa rin yung mga mumong pinagkainan niya. Ay, sa wakas, matatapos na paglinis ko ng bahay. O, malinis na ang lababo. At diba, ang ganda tina, malinis na rin ang kwarto. Masarap ng higaan mamayang gabi. Nga pala, nakalimutan ko, may tiklupin pa ako. Eto na nga, ito ang pinakakatamad kong gawin dito sa loob ng bahay, ang magtiklop. Hindi ko na nga ito binabaligtad pag nagtitiklop, basta tiklop na ako ng tiklop, pambahay lang naman. Yung mga pangalis naman kasi ay pinaplantsa ko bago ko naman ipasuot sa kanila. At alam nyo ba, hindi lang ako ang masipag ngayon for today's video, yung kapitbahay ko din, no? Ang sipag din niya. Shout out sa'yo, Tita Adi. Salamat po sa panonood.